we're actually a company that is engaged in their business of real estate. Now, since the government launches the program, the Build, Build, Build program, across the country, Luzon, Visayas, and Mindanao, there were so many developments that have been happening around the country. In fact, there are more infrastructure projects that have been built today as compared to many years had passed. We have seen more roads and bridges that have been built. We have seen a lot of, not just roads and bridges, but also airports. Airports and seaports actually have been built, but more so with airports. Now, there are so many airports that have been built and had been improved. Now, because of this Build, Build, Build program, there you have seen so much development in terms of residential and in terms of commercial. Alongside with it, left and right, you've got to see more development. In the residential, you get to see house and lots of divisions. You get to see condominiums. In the commercial aspect, you get to see more arcades, more malls that have been built. And aside from that, no, there are an influx of more people within a certain locality. And together, there is also the so-called industrial development. That there are places even right now in Mindanao that used to be an NPA infested area. But right now, ang ganda na ho. Ganda ng kalsada, may mga development na left and right. And alam mo anong nangyari? May mga tindahan na, may mga opportunities na rin. May tinatawag tayong industrial growth na rin in the area, in the countryside. That's the reason why, alam mo, totoo talaga ang sinasabi nila that Mindanao is the promised land. No? It's a gold mine. It's a gold mine in there. I've seen so much potential in there and they're starting to grow right now. And if you are from Mindanao listening to me, you know what I am talking about. And if you're not from there, from Mindanao, I challenge you to take a look at Mindanao. It is a gold mine. Definitely, it's going to be a gold mine. In the next 5 to 10 years, you will see a vibrant opportunity that will be flourishing in Mindanao area. So real estate will really be there to stay. And even more, being a partner of the government for improvement and change, I think this business or this industry would go a long, long, long way. No? Mahaba-haba ba to? So, what is real estate? No, very simple. Real estate actually is anything that is attached to the land. Lahat ng nakadikit po sa lupa. Kasama na po dun yung mga improvements, kasama dun yung mga tangible na mga nakikita mo. In short, lahat ho dyan ay kasali sa real estate sa itaas man o sa ibaba ng lupa. Sa itaas, nandyan yung subdivision, nandyan yung condominium, mga commercial complex. At sa baba, isa lang siguro ang maisip ko. Ito yung memorial gardens or the common term natin dito, layman's term or cemetery. So those are the things actually that you can see, no? That you can see actually in a real estate business. So what are we engaged into? No? What is the main portfolio of DPPI is engaged? Now, DPPI is engaged in project development selling. No? So meaning we sell properties that are handled by institution or company or developers. Okay? So, why real estate is a good investment? Bakit maganda investment ang real estate? Why not pasukin na lang natin yung ibang investment? Bakit real estate? Saka dami-dami ng form ng negosyo. Bakit real estate ang papasukin natin? Ito lang po, simple lang. No, I am going to give you some reason, some idea. Ito ay personal lang naman po, no? You might agree with me or you may not agree with me, but I believe that these are good reasons, no? Number one, if you are going to go into real estate business, you will be able to enjoy passive income. Dalawang parts po 'yan ng passive income natin dito na pag-uusapan. Una, yung passive income na sinasabi ko ay yun ang passive income na brought about by doing the business. Now, as you continue to do the business with us here in DPPI, as you continue to sell and recruit more people and build the business, you are able to one day enjoy the so-called passive income. Hindi po yan mangyayari basta-basta lang. Hindi po yan dadating at kusang dadating. One day ho, darating yan pag ikaw ho ay nakapag-build. Pangalawa ho, ang real estate ay napakagandang protection against inflation.
Ngayon ho, may COVID tayo. We have COVID and definitely we're experiencing a global economic crisis. Sabi pa nga nila eh, in other countries, they are already terming it as recession. We are already entering into a recession era. That is the reason why the government is forced from ECQ to GCQ, although it's gonna be risky. Pero kailangan. Bakit ho? Because financially, we are no longer capable to sustain ourselves. So may economic recession tayo. But if your money is placed on a real estate property, it's not affected against inflation. Bumaba man ang value ng pera, yung value ng property remains the same and constant. This is very good for those people that are earning in dollars. Okay. Next is gold. Compared to a car. Let's just say, for example, you are going to buy a piece of property at 1 million pesos. Sabay natin, bumili ka rin ng 1 million na Montero, 1 million. Now, sabi ni assessor's office, after 3 years, most likely the property, ibig sabihin, if you are going to buy a property today at 1 million, 3 years after, magiging 2 million yan. Okay. Now, ng Montero today at 1 million. After 3 years, pag ibenta mo yan, hindi na yan 1 million. Bakit to? Kasi ang appraisal niya bababa. May depreciation cost yan. So, pag ikaw may property na Montero at may property na lupa, bahay at lupa, punta ka sa bangko, bitbitin mo dalawa papeles nabit mo yan, ito yung sasabihin ng bangko. Jofrin, ito sa property mo, bigyan kita ng 80% na loanable value base doon sa current appraisal natin. Ipapadala natin yung appraiser doon sa bahay mo para tingnan yung property mo. At patitingnan na rin natin yung sasakyan mo, pero yung availment mo sa sasakyan mo, Jofrin, ay 40% lang doon sa appraisal value niya. So, ngayon, pumunta na yung appraiser. Sa bahay, lupa, nag-assess ng property. Sir, yung value ng property mo na ito ngayon ay 2 million na. So, binili mo lang ng 1 million, ngayon 2 million na. 3 years after. Ngayon, sabi ng appraiser, sir, ito Montero mo na binili mo 3 years ago, ang appraised value na lang natin ito, sir, ay 800,000. Pero 800,000 na binili mo ng 1 million, yung appraisal ng property na binili mo na lang 1 million din ay naging 2 million. So bumalik ka sa bangko. Bangko, sige, plano ko kasi magnegosyo eh. Mag-loan ako. Sige sir, ano bang collateral ang gusto mong gamitin? Itong Montero mo or ito bang property mo? Eh, magkano ba yung ma-avail ko sa 1 million na Montero ko dyan, Mr. Bank Manager? Sabihin ni Bank Manager, alam mo sir, yung appraisal ng Montero mo ay 800,000 na lang eh. Yung 800,000 ang ibigay ng banko sa iyo ay 40% lang ng kasi ng value ng appraisal. So sa 1 million na Montero mo na binili dati sir, ang ibibigay namin na loan proceeds sa iyo ay 320 na lang. Yun. Pero sir, pag etong bahay at lupa ang gawin nating collateral, ang appraisal kasi nito ngayon sir eh, is 2 million na eh. Dumoble na yung amount. So, ay 80% ang loan value nito. So, ibig sabihin, sir, yung 2 million na appraisal ng appraiser natin, ang ibibigay ko sa iyo na loan ay 1.6 million dito sa lupa na binili mo na 1 million. So, ngayon, sa tingin mo ang desisyon mo? Gamitin mo yung na collateral ang Montero mo na binili mo ng 1 million or gamitin mo yung collateral sa negosyo mo ito na talaga doon sabi ka ng 1.6 million para makapag-umpisa ka ng bagong negosyo. My friends, ang ibig kong sabihin lang dito is simple. Walang masama ho na mangarap ng sasakyan. Walang masama. Ako may sasakyan ako eh. Hindi po yan,
hindi po yung kasalanan, no? Hindi po yung kasalanan na mag-desire ka na magkaroon ng sasakyan. Pero kung may extra money ka, huwag kang bumili ng maraming sasakyan. Bumili ka ng maraming property because the longer it gets, the more wealthier you become. Kasi yung real estate property, yun ang pinakamaganda na wealth accumulation na scheme or na property. Okay? Next po ay tangible, no? Yung real estate tangible, nakikita mo eh. Something that you can really look at every single day and you will be beholden with it, no? And the last reason ko kung bakit magandang opportunity or investment ang real estate, because ang value niya hindi nagsisiro, no? Habang tumatagal, lalong, sabi pa nga nila eh, habang tumatagal, lalong napamahal. Ganun yan. Ganito din sa real estate. Habang tumatagal ang isang property, mahal na ang presyo niyan. Ganun talaga dito sa real estate properties. Na? Dito sa real estate, pag may simple piece of property ka, balang araw, magiging milyonaryo ka. Hindi yan imposible. Kung gusto mong maging milyonaryo, na-sureball talaga, ayan, dito sa real estate. Ito yung pinaka-sureball na maging milyonaryo ka. Kasi yung property na binili mo at a lower cost, years later, ay magiging milyon-milyon ang cost niyan, no? So, ang dami nating ginawa na paraan para mag-accumulate ng pera. Ang dami nating ginawa na paraan para tumubo yung pera. Nag-time deposit ka, nag-invest ka diyan sa kapa, nag-invest ka sa organiko. Eh anong nangyari? Eh, di kapakapa na. So, walang-wala, no? So, dito ho pinaka-secure na investment real estate, di ba? Tuloy ho tayo. Last June 29, 2009, yung gobyerno natin, tiningnan ang industry na to kasi lumalaki eh. So nagpalabas siya ng batas. No? Ito yung naka-embodied sa Republic Act 9646 na ito yung Real Estate Service Act of the Philippines regulating the industry at yung practices nito. Dito, sa batas na to, may nakasaad dito sa Section 32. Ito yung i-discuss ko kasi dito tayo papasok eh. Dito sa Section 32, meron ditong Corporate Practice of the Real Estate Service Act of the Philippines. At nagsasabi dito that a corporation, tayo yan, that is a corporation, duly registered with the Securities and Exchange Commission, shall and can engage in the business of real estate service and the person authorized to act for the corporation, ha? For, ang ginamit na word dyan, for the corporation, is a duly registered and licensed real estate broker. Meaning, may dalawang component po ang kumpanya. Una, dapat SEC-registered siya. Pangalawa, siya, authorized for the corporation. For the corporation. Para sa korporasyon. Yun ang sinasabi. Hindi in the corporation, kundi para sa korporasyon. So, kailangan siya ng doon sa corporation na may real estate broker. So, kaya nga, nagbigay ng katauhan to sa kumpanya natin na D818 Premier Properties Incorporated. So, SEC-registered po ang kumpanya niyan. Later on, ipapakita ko sa inyo. So, yan dyan natin kinuha yung acronym na DPPI. Kasi, ang haba kasi, no? D818 Premier Properties Incorporated. So, in short, dyan, DPPI. Pero, ito yung pabigyan natin ng pansin. Eh. Ito yung D818 kasi ito yung bida dito. Ito yung name eh, D818. Saan ko ba kinuha yung D818 na yan? Ang D818 dito ko kinuha sa Deuteronomy 8:18. It's a Bible verse. And probably you have come across with this verse and you just haven't noticed it. And it says there that you shall remember the Lord your God, for it is God who gives you power to get wealth. In other translation, it says there, the ability to get wealth, that he may confirm his covenant that he swore to your fathers as it is this day. Joe, bakit yan ang kinuha mo na pangalan? Eh, ito lang yung I have a very simple reason. I strongly believe in my heart that bawat isa ho sa atin ay binigyan ng gift ng Panginoon na kayang maghanap buhay, kayang maghanap ng pera. Era, kayang kumita. Gift ho yan. Ability. So, gift yan. Hindi mo yan kuha, kundi binigay yan. Ibig sabihin, bawat isang tao na i-invite mo dito sa negosyo,
paniwalaan mo na siya ay may binigay na gift ang Panginoon sa kanya na kaya niyang palaguin ang negosyo na to. Bakit ho? Kasi yan o, sinasabi o. Kaya nga, I never give up in each and every one of you. Because every, balang araw, lalakihan din ang negosyo mo. Balang araw, matutunan mo rin gawin ang negosyo na to. Hindi man sa ngayon, baka bukas matutunan mo to. Pero, yan pag gusto mo. Pero kung tatamad-tamad ka rin, eh wala rin tayong magagawa dyan. No? Sabi pa nga ng Biblia, eh, pag yung taong tamad daw, eh, huwag pakainin. Eh, ganun din naman yun ang principle doon. Okay? So my point here is this. We are not discriminating anyone to go inside our company, regardless of educational background, regardless of economic standing in life. Everyone is welcome here to be part of the business. Why? Because we believe that everyone are given by God the capacity and the ability to produce wealth. Okay? So ito yung vision natin. We envision to see a multitude of godly, responsible, and self-driven. Ito, take note of the word, real estate entrepreneurs. So ang design pala namin sa iyo ay magiging instant entrepreneurs. Continually doing what? The business through? Yan, nakita mo na, selling. So kailangan natin magbenta. Wala namang negosyo na walang bentahan. Eh. Saan ka ba makakita ng negosyo naman na walang bentahan? Meron yan. Lahat ng negosyo ho ay integral component dyan ay bentahan. Meron ka talagang ibebenta kasi yung business is an exchange of goods or products and services yan. No, ayan, sinabi dyan, no? Continually doing the business through selling and recruiting new business partners daily. O, ibig sabihin, kaya ho kayo na-recruit ngayon dito at nakikinig dahil po dito sa vision na to. Hindi po kasalanan ng tao na nag-invite mo na nakapunta ka rito. Kasalanan ko po yan. Kasi etong mga tao na to na in-invite ka kasi nakita nila at nakuha nilang vision. Ito po ang vision ng kumpanya natin. Na through this system, through this vision, ikaw at ako ay lalago dito sa negosyo na to. Ang gawin mo lang, saluhin mo ang vision na to. You catch the vision and live the vision. Because the moment you catch the vision and live the vision, it will slowly put into your system. It will sink into your system. And eventually, it will become so natural for you to just simply sell and to just simply recruit. Sell, recruit, sell, recruit, sell, recruit. And that's the way how to build the business. You cannot just build the business here in DPPI by just sell, 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 sell. And you cannot also build the business here in DPPI by just simply recruit, recruit, recruit. It has to be selling and recruiting. And it has to be done daily. Ang question po ba, ginagawa mo ba daily? Kasi kung hindi mo gawin ang negosyo daily, magkaliwanagan tayo, my friends. Wala hong patutunguhan yan. Kung gana-gana lang, seasonal, hindi ho. Walang mangyayari dyan. Okay. Bigyan ko kayo ng example. Kung kayo ba ay utusan ninyo ang anak nyo na pumunta sa sari-sari store at yung tindahan na pupuntahan niya, panay sarado, sabihin nalang natin, anak, bumili ka na nga ng suka dun sa tindahan, no, ni Aling Nora. Oh, punta siya. Pagpunta ng anak mo, sirado ang tindahan ni Aling Nora. So bumalik siya, Tay, sirado si Aling Nora eh. So anong sasabihin mo? Eh, nagluluto ka. Ano ba naman to si Nora? Parating sarado, kahapon sarado, ngayon sarado naman ulit. Anak, punta ka nga doon kay Mang Nelson. Doon ka bumili kang Mang Nelson. Pumunta yung bata kay Mang Nelson. Ayun, nakabili ng suka. Ngayon, kinabukasan, inutusan mo uli yung anak mo. Anak, wala na tayong mantika dito eh. Punta ka nga doon kay Ma'am No, kang Aling Nora, bili ka ng mantika. Alam mo ang isasagot ng anak mo? Tay, huwag na akong pumunta doon kay Aling Nora. Panay sarado yung si Aling Nora. Tay, eh. Punta na lang ako kay Mang Nelson. Alam mo doon kay Mang Nelson, tay, everyday yan bukas. At saka ang dami pang benta ni Mang Nelson. Eh ngayon, eh ikaw, ang sasabihin mo? Oh, sige anak, huwag ka nga nang pumunta dyan kay Aling Nora, punta ka kay Mang Nelson. Kasi parating bukas. Ngayon, kung nagtatanong ka kung bakit hindi lumago yung negosyo mo, isa lang ang sagot ko, bukas ka ba araw-araw? O yan, ikaw ang makakasagot dyan.
Kasi kung hindi ka bukas araw-araw, walang mangyayari. Eh, Jof, may trabaho kasi ako. Jof, 8 o'clock to 8 o'clock, nasa trabaho na ako. Wala naman akong sinabi na kailangan ka magbukas ng 8 o'clock. Ang sinabi ko, magbukas ka araw-araw. Nasa sa'yo yan kung anong oras kang magbukas. Kasi pwede mo namang gawin to kahit anong oras at kahit anong araw mo gusto. Basta araw-araw mo gawin. Kasi pag hindi mo araw-araw gawin to, gaya ng bata, hindi siya pupunta sa kay Aling Nora na tinda. Aling Nora Sari-Sari Store. Kasi yung Sari-Sari Store ni Aling Nora, hindi yung Sari-Sari Store. Anong tawag doon? Sira-Sira Store. Aling Nora Sira-Sira Store. Ang bata pumunta siya kay Nelson Sari-Sari Store kasi parating bukas. No? Ganun lang yan. So, kung ikaw, ngayon ka lang nag-attend, at tapos ngayon mo ma-realize, ay, sayang no, sana tinabaho ko, no, sana inarangkada ko, sana binanatan ko na. Alam mo, ako may kaibigan ako. I-share ko tong kaibigan ko. Ang kaibigan ko, itago na lang natin sa pangalan na Adonis. No? Ang pangalan ng kaibigan ko, na bigyan na lang natin ng ibang pangalan, no? Para hindi mahalata. No? Itago natin siya sa pangalang Adonis. Itong kaibigan ko, kumpleto si Ricardo's. May motor ang kaibigan ko, may internet connection, may access na para gawin ang negosyo na to. Eh kasi, ayan eh, naka-COVID tayo eh. Napaka-relax ng buhay natin. So ang ginawa ng kaibigan ko, itago natin sa pangalan na si Adonis, ang ginawa ng kaibigan ko, wala lang, nasa bahay. Ang ginawa, humiga, matulog, kumain, gumising naman uli, kumain. Ngayon, namalayan niya na yung mga kasamahan namin sa D818, halos everyday nakapagbenta. Ang lakas ng benta. May isang tao dito bumenta ng tatlong bahay. Grabe ho. Kasi ang naging market ay kahit saang lugar na. May ahente tayo sa Butuan na nakapagbenta doon sa San Pablo, Laguna. Eh, paano kaya nagawa yun? Kasi online na. So ngayon, napag-isip-isip niya. Sayang. May internet naman ako. Sayang. May motor naman ako kasi kung gusto kong pumunta doon sa ano, pwede kong motorin. May mga project naman dito. Eh, in fact, napag-isip niya, sayang, dito sa itong kaibigan ko, alam mo, nakatira to sa Talisay City, sa Maghaway. Sa Maghaway, yung tinitirahan niya, walking distance lang ho, nandun yung isang project, Giaville. Akalain mo, halos lahat ng kasamahan natin dito sa DPPI, nakabenta ng Giaville, walking distance sa bahay niya. Alam mo kung sino-sino ang mga nakabenta? Galing ng ibang lugar, galing ng Lapu-Lapu, may nakabenta galing ng Butuan, may nakabenta galing ng Bohol, may nakabenta na galing ng Dumaguete. Pero siya, na walking distance lang doon sa project, wala. Tulog. Sarado. Kasi COVID daw. Eto pa. Paglabas niya sa bahay niya, ang makikita niya, ito ha, malapit doon sa isang project. Ito, moral lesson of the story to. Yung bahay niya, walking distance, may isang project, Giaville ang pangalan. Unahan ng konti, may isang project na naman. Yung Prime Hills Subdivision at saka Prime Hills Condominium. So, tatlo na. Now, ngayon, before siya makaabot doon, may isang project naman na hinahandle ni Kritzmar. Apat na. Walking distance to lahat, ha? Malapit doon sa bahay niya, may Camellia. Camellia Homes. Ayan, may Camellia Homes. No? Doon sa, lima na ha? Limang project na. Ngayon, unahan ng konti sa Camellia Homes, may isang project doon, Talisay View Homes. Anim na. Ito ha, pinag-usapan natin, walking distance tong kaibigan ko sa project na to. Pagbaba niya sa bahay niya, may Antara. Pang-pito na project. Pitong project. Ito lang ang pag-usapan natin. Ito ay lahat ay walking distance mula sa bahay niya. Hindi niya kailangan sumakay ng... Hindi siya ma-COVID nito kung maglalakad lang siya. Pitong project. Alam mo ano nangyari?
Naawa ako sa kaibigan ko. Natapos na ang GCQ. Ang ECQ. Iniisa o hindi siya nakabenta. Bakit to? Kasi hindi bukas yung tindahan niya. Sarado. Kasi sabi niya, COVID. Anyway, okay lang ako. Okay lang ako, Brad. Kasi may supply naman mula sa barangay. Eh. Binibigyan naman kami ng 5 kilos na rice at saka 5 lata na sardinas. Okay na kami doon. Oh. Tapos, dalawa kami mag-asawa. Bibigyan kami tig 5 kilo. So, 10 kilos na. Tapos, 5 lata na sardinas. Eh, ano na yon? 10 lata na. O, pwede na. So, yun. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari. So, sabi ko, tinawagan ko yung kaibigan ko, Brad. Alam mo, Brad, sayang po, may internet ka dyan. Lahat, mula nang nag-ECQ tayo, ang ECQ, eto kaibigan ha, ang ECQ nag-umpisa March 16. Nag-umpisa na gumamit ng Zoom ang DPPI March 14. Nauna tayo ng 2 days. Ibig sabihin, hindi pa tayo nakapasok sa ECQ, nasa Zoom na tayo. Gumagawa na tayo ng mga paraan. So ngayon pa siya nagbukas. Ngayon pa siya nagbukas. Siguro na-realize niya, ay, ang lupit. Ang laki na pala ng benta ng kumpanya. Eh ako tulog na tulog ako. Ganun ho. Pero ito lang yung masabi ko talaga. No, ito lang yung masabi ko. Lahat ho ay bumabalik sa pangarap yan. Lahat ho ng gusto nating i-accomplish sa buhay, sa pangarap yan. Wala namang tao na hindi gagawa ng paraan para dun sa pangarap niya. Ang tanong po dyan, yung pangarap mo ba ay buhay pa ba sa sarili mo? Kasi kung buhay yan, gagawa at gagawa ka ng paraan para matupad ang pangarap na yan. Pero kung patay na yan, wala tayong magawa dyan. Kasi patay na eh. No? Kailangan mong buhayin uli. Okay? So, daily ha? Daily. So ngayon, nagpasalamat ako na itong kaibigan ko na dating patay, ngayon ay buhay na. No? So, nagpasasalamat ako. No? Buhay na itong kaibigan ko. Miss ko na to eh. Miss ko na to. Matagal ko nang hindi nakasama itong kaibigan ko. Kasama ko to sa Bacolod. No? Grabe. Ito po, yung mission natin. Yung mission natin is we seek to enhance our business by faithful practice of, ayan, self-discipline, integrity, and care. Ayan, meron ka ba noon? Self-discipline. Disiplinado ka ba na gawin ang negosyo na to? Kasi kung hindi ka disiplinado, magkakaproblema tayo dyan. Maging pareho kayo sa kaibigan ko na si Adonis. Walang ginawa kasi hindi self-discipline. Hindi disiplinado. Yung Adonis ha, hindi totoong pangalan yon. Ang totoong pangalan niya ay Precopio. So tinago ko lang sa totoong tinago ko lang siya sa pangalang Adonis, pero yung totoong pangalan niya ay Procopio po, no? So mabuti na lang hindi naka-attend si Procopio ngayon, no? So tuloy tayo. Ito po yung Corporate Board of Directors, no? Yours truly is the president and the CEO of the company. Together with Juliet Plania, we established the company to where it is right now. And the Corporate Secretary Melvin Roy Plania, together with Rowena Villasencio and Edwin Limpasa to complete the Board of Directors. And most importantly, yung requirement ng batas, yung real estate broker natin in the person of Hildo B. Ruelo, hindi lang po siya real estate broker, ay isa po din siyang CPA, Certified Public Accountant po. On the private and practice private life niya dati, isa ho siyang, nasa larangan ho siya ng finances, no? Nasa larangan siya ng finances. So ito yung nag-complete doon sa requirement ng batas. Ito po yung mga corporate registration. So nung nagsubmita tayo ng mga papeles sa gobyerno, nakita ni SEC na tayo ay isang legitimate company, kaya binigyan tayo ng certificate. Pumunta tayo ng BIR, nagparehistro tayo kasi we want to be a legal company. Nagparehistro din tayo dito sa Lapu-Lapu City kasi nandito yung base natin. Kumuha tayo ng business permit. At eto kaibigan, ang pinaka-importante sa lahat, pumunta tayo sa HLURB. Ano ba ang value ni HLURB, Jof? Eto po, simple lang. Alam nyo naman siguro ang NTC. Kasi tunog na tunog yan sa balita eh. Nakapagpasara ng ABS-CBN. Isang giant na media network na pasara ng NTC. Ang NTC po ay parang HLURB yan.
Ang NTC nakamonitor yan sa lahat ng mga aktibidades ng isang media company. Pag merong isa sa kanila na nag-violate ng isa sa kanila, ay kayang ipasara ni NTC. Ganon din po ang HLURB. Ito po yung ang nag-oversee sa lahat ng mga aktibidades patungkol sa real estate business. Lahat ho, as in lahat po. Pag nakita nila na may violation tayo, isip isang kumpanya, hindi po nila tayo i-renew, hindi po tayo bigyan ng certificate of registration. So ang ginawa po natin, nagsubmiti tayo ng mga requirements, papilis at iba-iba pa na hiningi nila. At nung nakita nila na tayo ay legitimate at legal na kumpanya, ayan, binigyan tayo ng certificate of registration nagmula sa HLURB. Every year po yan, nire-renew natin kasi pag may mga violation tayo dyan, i-apprehend tayo. So kaya ingat na ingat tayo na hindi tayo makagawa ng mga pagkakamali. Okay? Kaya nga, valuable sa atin yung mga orientation, mga training kasi we want to put everyone to really be on board. Okay? So why are we in this business? Bakit ba nandito tayo sa negosyo na to? Because our goal is to help DPPI members to realize their dreams for the family. Ayan, ito yung sinabi ko kanina eh. It will always boils down to your dreams. Ano ba yung pangarap mo sa pamilya mo? Isa-isahin nga natin. Ito yung mga common. Number one, disenteng bahay. Ewan ko lang, pero kung magtanong ka ng average Filipino, wala namang sasagot sa iyo na gusto ko ng mansion. Ang isasagot sa iyo is, I want a decent home. Pangalawa, for your family, siguro ang pinaka-top na pangarap mo dyan, a good education para sa mga anak mo. Basta tingin ko, wala na pong hihigit doon. No, ito yung magiging mga living trophy natin pagdating ng panahon, nakikita natin yung mga anak natin umakyat sa stage, gumraduate, nakasuot ng toga, hawak-hawak yung diploma. Napakasayang moment po yan. No? Yan yung wala na hong, para sa akin ha, wala na hong kakapareha po doon. Yun yung pinaka-ultimate na goal natin sa pamilya natin. At pagdating ng panahon ho, hindi naman po habang buhay bata tayo eh. Pagdating ng panahon ho, magre-retiro din tayo. At ito yung always na sinasabi ko sa lahat ng mga DPPI members. Balang araw pag nagre-retiro tayo, hindi tayo maging pabigat sa mga anak natin o sa mga mahal natin sa buhay. Kasi ang mga anak natin, ang mga mahal natin sa buhay, hindi po nila obligasyon na buhayin tayo. Kung may ibibigay sila dahil sa mahal nila tayo. Yun yung basis, ha? May binigay sila, inalagaan nila tayo sa pagtanda natin kasi mahal nila tayo. Hindi yung inalagaan tayo, pinakain tayo, may binigay sila sa atin kasi obligasyon nila. Hindi nila obligasyon yan. Kaya sabi ko eh, yung retirement ay obligasyon natin yan na paghandaan natin yan. Okay? Ikaw at ako kasama ang DPPI family, paghandaan natin ang pagdating ng panahon na magre-retiro tayo. Kahapon nga nag-celebrate ako ng birthday, sabi ko, nako, palapit na yung golden age ko. Ilang hakbang na lang, ilang steps na lang, nasa golden age na ako. Ilang taon na rin, magbiging senior citizen na rin ako. Kayo, kasama ko na kayo. Alam mo, sabi ko, ano kaya yung maging itsura ko pagtanda ako? Magti-training kaya pa rin ako? Nasa Zoom pa ba kaya ako pagdating ng panahon? Eh, sabi ko, kung ano yung makapagpasaya sa akin, yun ang gagawin ko. Kung masaya ako dito, gagawin ko to kahit patanda na ako. Eh, total, ang magiging audience ko rin, maging matanda na rin naman kayo eh. So, pare-pareho na rin tayo dyan. No? So, joking aside, no? Comfortable retirement. Trabahuin natin yan ngayon. Kasi pagdating ng panahon, tayo ang makikinabang dyan at magkakaroon tayo ng kahit kapiranggot na savings man lang para dun sa future natin. Alam mo, pag may savings tayo, eh, kailangan kasi may savings eh. May maintenance eh. Gamot mo. Eh, imposible namang hindi ka umiinom ng gamot. No? Lahat naman tayo. Pagdating ng panahon, umiinom ng mga gamot. So, yan. Pinaghahandaan natin yan. So, ito yung mga basic dreams na pinaglalaban natin. So, tayo po ay accredited ng over 200 major developers sa buong bansa. Okay. Sa tingin ko nga, ito ay kulang-kulang na bilang to eh. There are more to this one. There are more than 200 actually. Because as I roam around Luzon, Visayas, and Mindanao, not so much with Luzon, sorry, but more so with Visayas and Mindanao, marami na ho ako nakikita ng mga local developers
na mga nagde-develop ng kanyang-kanyang mga pirasong lupa at property na gawing mga subdivision at condominium. So, sa tingin ko, sobra sa 200 na mga major developers ang mga meron tayo ngayon. Ang dami hong pwede nating ibenta. Ang dami ho, no? Ang dami. Okay? So, ito po, no, nasa ano na tayo sa half of our presentation. Of the same law, may nakasaad po doon sa batas sa 9646 na lahat ng aktibidades po natin dito ay dapat po magkakaroon ng professional fee. Ang tawag po diyan, most commonly ang tawag natin ay commission. Okay. Now, yung commission dito na naging standard doon sa government ay actually 5%. Yun yung standard. Mula doon sa developer, papunta doon sa real estate broker individual or sa kumpanya na gaya sa atin, na realty firm, may 5% na commission po yan. Based on the 5%, doon ho natin ginawa ng marketing plan. Ibig sabihin, itong 5% na to, dito natin ginawa yung ladder natin para magkakaroon tayo ng career path. Inayos natin ang marketing plan. Bakit ho? Kasi importante na maayos to para iwas away to. Iwas away. Iwas away kasi sensitibo at mainit ang pera. Kaibigan pa sa wala pang benta, magkaaway na sa sadyang may benta na. So ayaw natin mangyari yan. So kaya dinify natin as early as today, no? Right from the very start, kaya nga sabi ko always eh, pag may bagong ahente at hindi naka-attend ng seminar na gaya nito, ay magka-problema tayo dyan. Dapat mag-attend ng gaya nito kasi dito natin pag-usapan yung mga yung pagkakitaan. Kasi pag hindi ito malinaw at hindi maiintindihan ng bawat isa sa atin, alam mo ano yung ending nito? Away. Away. Ang pera ho, mainit yan. Mainit ang pera. Ang pera, hindi pinag-aawayan yan sa wala pa yan. Pero pag nasa harap mo na yan, pinag-aawayan na yan. So, maingat tayo dyan. Hindi masama ang pera, ha? Hindi masama ang pera. Hindi ang sabi ng Panginoon, hindi masama ang pera. Ang sabi ng Panginoon, yung love of money ang masama. Okay? Okay, ito, usapan natin yung komisyon. Na pwede kayong mag-screenshot para may record po kayo. Okay? Maganda po yung may record kayo para at least ma-review nyo. Okay? Let's go! The moment you start or join with us here in the business, your entry level is at a sales agent position. Now, being a sales agent, you are entitled to a rate of 2.5%. That is exactly 50% of the entire 5%. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakabenta ng 1 million worth of properties, your average potential income are actually 25,000 gross. Ibig sabihin ho, lahat ng income po natin dito kasi ang lahat ng bentahan ng real estate property ay dadaan sa BIR, ang ibig sabihin ay taxable po lahat yan. So dito na lang tayo sa gross computation para mas madali at simple po nating ipresenta. Okay. Now, if ikaw po ay masipag, no? At nakapagbenta ka ng husto, hindi lang 1 million, potential income mo ay magiging times 5 din yan, no? So magiging 125,000 yan pag 5 million ang nabenta mo. Pag 3 million eh 15,000 din, 75,000 din yan. In short, whatever would be your effort here is directly proportional to the income that you are going to enjoy. But ito po yung but. We don't want you to stay there. Because being a sales agent, though you will make money, it is not the long-term income. Okay? Again, ulitin ko ha. Although you are going to make money as a sales agent, hindi po yan long-term income. Ang long-term income po ay dapat mag-build kayo ng negosyo. Yan po ang long-term income. Ngayon, paano ba mag-build ng negosyo, Jove? Ito po. Makapag-build ka ng negosyo, akyatin mo bilang isang sales supervisor. Dito, pag naging sales supervisor kayo, yung rate nyo ay maging 3% na. Okay? Yung potential income na kitain mo dyan sa 1 million sale ay magkakahalaga ng 75,000. Malaking pera na po yan, my friends. Malaki na. Ngayon, paano ba maging sales supervisor job? Ito yan. Number one, you got to recruit more agents. You're going to build your team. Okay? Now, in building your team,
The way to build your team is mag-invite ka ng tao na sasali dito sa negosyo. Ibig sabihin, you are going to recruit more and more people that will join with you in the business. Okay. Dahil sa paisa-isa kang nag-invite ng tao, unti-unti po maging ma-form yung organization mo, yung team mo. So ang tawag po dyan ay business unit. Okay. Now, pag may team na po kayo, madali na pong makapagbuo ng 10 million group sales. Okay. Jeff, pwede po ba na ako lang mag-isa ng 10 million na yan? Sa totoo lang, pwede. Ikaw lang mag-isa magbenta ng 10 million, pwede. Walang problema po yan. Pero ito yung problema. Kailan mo ba makukuha ang 10 million, ikaw lang mag-isa? Na ngayon, ipapakita ko yung value. Alin ba ang mas mabilis at madaling abutin na 10 million? Ikaw mag-isa na magbenta ng 10 million or kumuha ka ng 10 tao na magbenta ng 1 million? Aber, alin ang mas madali? Ikaw magbenta ng 10 million pesos na property or kumuha ka ng 10 tao na magbebenta ng 1 million each? Alin ang mas mabilis? Yung kumuha ng tao, yun ang mas mabilis. Di ba? Okay. Pag yan ay na-comply mo na, ibig sabihin na meet mo na yung requirements na 10 million, after the 11th million, after the 10th million, yung ika-11th million ay magkakaroon ka ng tinatawag natin na leverage income. Ang leverage, saan ba galing yan, Jeff? Ayan, dito yan. Di ba may mga na-recruit ka na ahente? Ikaw ay sales supervisor na. 2.5 at saka 3% ka na. Ang diferensya niyang dalawa ay 0.5%. Diyan po natin kinuha yung 5,000 na leverage income. Kaya kung titingnan natin, pag ikaw ay nakabenta ng group sales na 9 million, may 45,000 ka. Yung sarili mo na benta na supervisor ka na ay 1 million lang. Ayan, nakikita mo, 3%, may 30,000 ka dyan. Dyan ko po kinuha yung total na 75,000 pesos. Kung titingnan mo, malaki ang contribution na galing sa mga tao mo kaysa kayo na nagbenta ng 1 million. Pareho lang tayong lahat na nagbenta ng 1 million. Pero yung kita mo, lumaki at lumago. Yun ho ang secret. Okay? Tuloy ho tayo. Ang next nga level ho ay magiging sales manager. Pag naging sales manager po tayo, yung rate natin ay magiging 3.5% at yung potential income po natin ay magiging 235,000. Ito po ay computed based on perfect, sabihin na lang natin yung word, ha, yung perfect achievement ng marketing plan. Alam mo, kahit hindi natin ma-perfect yan, kahit may 200 tayo dyan, okay na ako dyan eh. No? Laki na yan. So tingnan natin, paano ba maging sales manager? Ayan. Mag-recruit ng agent. Jeff, ito yung problema kasi Jeff eh. Hindi ako marunong mag-recruit. Simple lang hong sagot ko. Ikaw, paano ka na-recruit? Ano Jeff? Nakita ko sa Facebook tapos nag-comment ako ng how. O, anong sabi ng nag-post? Sabi niya, mag-attend daw ako dito ng seminar. Inagustuhan ko, hindi na sumali ako. Ganun na lang naman ka-simple eh. Ang tanong dyan, kung paano, ang sagot dyan, kung paano ka mag-recruit, simple lang po. Kung paano ka na-recruit, ganun ka din mag-recruit. Di ba? Kung paano ka na-recruit, ganun ka rin mag-recruit. Yan. Ang next po ay mag-develop ng supervisor. At bumuo ng group sales na 15 million. Okay, tingnan natin yung diagram kasi mas magulo yung mga words eh. Mas madali itong diagram eh. Marami kang downline sa baba. Ayan, marami kang downline. Hatiin natin sa dalawang parts ang mga downline mo. Malamang dyan sa mga downline mo, may isang tao ka dyan na medyo may potential, may leader capacity. Etong leader capacity, madaling ma-identify to. Ito yung mga tao na active. Una yan, active. Number two,
Itong mga tao na to ay gumagalaw according to their own initiative. May initiative. Number three, masipag. Masipag, no? Number four, yan. Ito, number four. Self-motivated. Pag na-spot mo yung tao na yan, hayaan mo, i-develop mo lang. Maging supervisor yan. So, nag-qualify ka na. One requirement, pasok na. Ngayon, ito yung concentration mo. Recruit as many as you can. Tingnan mo sa right side ng screen mo. Recruit as many as you can. Kasi yung mga downline mo na sales agent pa ang posisyon, kasama yung mga bago mong na-recruit, dito ka magbuo ng 15 million na group sales mo. Ibig sabihin, yung 15 million ang kailangan mo lang ay 15 people para mabuo yung 15 million sales mo. Pag ito ay na-comply mo, magkakaroon ka ng leverage income na 1%. Ito na, ganyan, yan na yung leverage income mo. Kasi madagdagan ka ng 0.5% mula dun sa mga agent mo at additional 0.5% mula dun sa supervisor na group. Okay? So, ibig sabihin, may 5,000 at 10,000 pesos ka for every 1 million respectively. So, dito ko dinerive yung computation na yan. Diba? So, okay lang pag hindi to ninyo makuha at one setting. Kasi pabalik-balik na mag-attend ka dyan, makukuha mo yan eventually. Okay? So, ibig sabihin po dito, my friends, the more you are going to recruit more people to join with you here in the business, the better and the higher chances of succeeding in the business. Ang sikreto dito po ay dalawa. Masipag ka lang magbenta. Pangalawa, masipag ka mag-recruit. Pag meron kang ng dalawa na yan, ay walang mintiso yan. Sure ball na sure ball, aakyat at aakyat ka. No? Kagabi, naka-receive ako ng balita at ako, masaya ako dito. Nandito naman si Ma'am, nandito po si Ma'am Lynette. Tingnan ko nga. Yan, nandito si Ma'am Lynette. Ito yung leader ng Green Pasture. No? Ito yung team nila, Green Pasture. Sabi nun sa akin, ito yung balita na natanggap ko mula doon sa Butuan City na yung business partner ni Ma'am Lynette, ewan ko nandito ba si Sir Terzo. Tingnan nga natin. Kasi si Sir Terzo, kung wala siya ngayon dito, isa lang ang ibig sabihin ito. Naas si Sir Terzo. Nandyan? Nandyan si Sir Terzo. Ito, may closeable to lot, di ba, no? Mag-close. May coming sale na to kahapon, si Sir Terzo. Sir, sinamahan ko, in-assist ko kahapon nag-sector yung client yun. Niya. So, palapit na palapit yan. So, masaya ako nung na-receive ko yung news na yan. Kasi ito si Ma'am Lynette nandito sa Cebu. Kasama Nora, may kakilala doon sa Butuan. Ito si Sir Terzo. Ayun. Nag-umpisa na yung journey ni Ma'am Lynette at ni Ma'am Norma, Ma'am Nora sa ladder ng success natin sa negosyo na to. Ibig sabihin ho, simple lang. The more we are going to stay here in the business, the more na tuloy-tuloy yung trabaho natin dito sa negosyo natin, one day ho, aakyat at aakyat yung ladder ng success mo dito. Sumasaya ako dyan kay Ma'am Lynette na unti-unti niyang nakikita at nakukuha niya yung dynamics ng negosyo natin. At parami ng parami at palaki ng palaki yung organization niya. May tao din to na masipag. Ito si Richard, nandito din. Si Richard Edem, no? Yan, it will take time for you to be able to do to build the business, but once you are able to build it, tuloy-tuloy na yan. Okay? So, next stage po. Next stage, ito yung last. Okay. Ang last po natin ay sales consultant. Okay, pag kayo po ay naging sales consultant, ay patapos na ako, yung rate nyo ay 4%. 'Di ba sabi ng gobyerno 5%? Dito sa 5%, ang 4% binalik natin sa mga partners natin. Ang natira po sa atin ay 1% na lang. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, napakasimple lang po. Sino kaya sa tingin nyo ang may-ari ng negosyo natin? Kayo o ang DPPI? Tama. Kasi kung titingnan nyo, kayo ang may-ari ng negosyo na to. Ang may-ari lang ng papeles ang DPPI. Kasi tingnan mo, yung revenue na kinikita natin, 80% of that goes back to our partners. Nasa inyo po yan. Ngayon, kayo rin nyo. Kasi given na yan. Given.
So tuloy tayo. Pag kayo ay naging consultant, yung potential income nyo ay kalahating million. Half a million po yan. Yan. So paano ba maging sales consultant? Alam mo, walang magic to eh. Recruit ka na ng agent, mag-develop ng supervisor, mag-develop ng manager. Bumuo ng group sales, 20 million. Tingnan natin sa diagram para mas madaling intindihin ang diagram eh. Sa lahat ng tao mo dyan, malamang may tao ka na potential maging sales supervisor at sales manager. Hayaan mo yan silang dalawa kasi magde-develop yan sila. Magbi-build sila ng sarili-sarili nilang mga team. Mag-concentrate ka dyan sa right side mo. Tingnan mo sa right side. Sa right side dyan, nakalagay dyan, recruit as many as you can. Walang limit ho yan kasi wala namang bayad. Dyan po sa right side na yan, kasama yung mga sales agent at mga bagong recruit mo, dyan po kayo mag-come up ng 20 million group sales. Pag na-come up mo ang 20 million group sale dyan, plus supervisor, plus manager, ikaw ay magiging full-fledged sales consultant. Anong mangyari pag maging sales consultant ka? Yung leverage income mo ay magiging 1.5%. Ibig sabihin, may karagdagan ka na 0.5% mula doon sa ahente, may karagdagan na 0.5% mula sa supervisor, at may karagdagang 0.5% mula sa manager. In peso po, yan ay 5, 10, 15,000 respectively. Kaya nga, pag ikaw ay naging sales consultant, yan ang magiging potential na kitaan mo. Potential, ibig sabihin pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. Potential, ibig sabihin pwedeng tumaas, pwede rin hindi. Di ba? So, potential eh. So, tuloy tayo. Nandito na tayo sa last portion. Ito yun, my friends, no? Lahat ng mga nakikita nyo ay nasa sa mga kamay nyo. Depende po yan kung ano yung gagawin nyo sa opportunity na to. Itong opportunity na to pwedeng maging bahagi ng pag-transform ng buhay mo. Pwede rin ang opportunity na to ay palagpasin mo. Pero ito lang yung mensahe ko talaga. Lahat ho ng opportunity na dumadaan sa buhay natin, isang beses lang po dumadaan yan. Hindi po bumabalik. Kaya nga eh, maraming tao na tumanda sa kaaintay sa right opportunity. Tumanda na lang sila. Hindi pa rin dumating ang right opportunity para sa kanila. Actually, dumating na. Hindi lang nila namalayan na yun pala ang opportunity. Ngayon ho, etong opportunity na to ay dumaan sa harap mo. Now, nasa sa'yo kung paano mo i-determine kung ang opportunity na to ay para ba sa'yo. Nasa sa'yo po ang pagdidesisyon kung gagawin mo ba to o hindi. Isa lang ang gusto kong sabihin. Pag ito ay pinalagpas mo, ito ay hindi na po babalik. Isang beses lang po dumadaan ang opportunity sa buhay natin. Wala hong balikan yan, ang mga opportunity. Meron lang po tayong such thing as missed opportunity. Para ho kayong nasa bus stop niyan. Magantay ka ng bus sa bus stop. Pag hindi ka nakasakay sa bus na yan, kung mag-aantay ka sa next na biyahe, baka puno, baka hindi ka makasakay. O kung puno man, o kung hindi man puno, baka naman ang direksyon ay iba, ang susunod na bus. So mag-antay ka talaga sa bus na parehong destination. Ang tanong, kailan kaya darating ang bus na pareho ang destination? Yun ay hindi natin alam. Okay? So, mabilis na lang to. Ito yung mga incentives. Pag kayo po ay nakabenta, may mga incentive po ang mga developer bawat isa. Bawat incentive po niyan ay 100% mapupunta directly po sa inyo. Pag kayo po ay medyo familiar na sa negosyo natin, kayo po ay pwedeng mag-apply bilang isang project marketing officer. At pag ako na ay nakakita sa iyo ng potential, ikaw mismo tatawagin ko bilang isang project marketing officer. Kaya gaya kahapon, in-announce ko na si Milona ay magiging project marketing officer natin for Bria Homes kasi nakita ko masipag, no? Tapos, pag kayo po ay magiging partner natin sa pagpalago ng negosyo natin, maging partner tayo sa iba't ibang lugar na maging operations natin, ito po ay kayo ay magbibigyan natin ng chance na maging business partner natin bilang isang branch operator. Magkakaroon po kayo ng 2% share po sa komisyon ng local na branch na yan. Okay? Then, ito po. Company benefits as rewards. Okay? May mga reward system tayo dito.
Now, ito po yun. Ewan ko lang, pero sa tingin ko sa ngayon, wala pa to sa ibang realty firm. Tayo pa lang ang meron nito. Hospitalization benefit. Ito hindi naman gano'ng kalaki. Ito ay 60,000 pesos lang. Pero maganda na rin to kasi cover dito yung laboratory, check-up, dental, at saka yung admission. Wag naman sana. Pag sinawing pala tayo, real assistance tayo dito, may accident insurance na 100,000. At higit sa lahat to, pagdating ng panahon, may retirement benefit tayo. Meaning every sale that you're going to make here, we set aside for your retirement. Now, at ang pinakamaganda sa lahat doon sa mga tao na wala pa pong bahay, gusto po natin ng bawat DPPI members magkaroon ng bahay, sariling bahay. Yun ang gusto natin, sariling bahay. Ang DPPI po ang magbabayad ng 1 year Pag-ibig Fund contribution po ninyo. At pagka nakatapos kayo ng 2 taon at pwede na kayong mag-apply ng loan, ng housing loan, ang DPPI ay magsi-certify din na meron kayong income dito para kayo po ay makapag-loan ng bahay. Okay? May nakapag-avail na po tayo dito ng loan ng bahay po. So, confident ako na marami tayong matutulungan. Lahat po na benefit na yan, all for a target sales of 10 million. Kaya sikapin nyo na makapag 10 million kayo. No? Sikapin nyo. No? And then dito si Nora, si Danny, si Michelle, si Jillian, si Rosemary. Sikapin nyo na makapag 10 million kayo. Marami pong tools. May Facebook po dyan, may Property 24. Alam nyo, marami na ngayon nakabenta ha, gamit ang Property 24. Minsan, invite natin yan para mapakinggan nyo kung ano yung Property 24. Isang real estate website yan na makakatulong sa pagbibenta nyo ng, ano, ng real estate, of course, no? Yan. Tuloy tayo. Dito ho, habang nagbibuild kayo ng negosyo, recruit kayo ng recruit, may raffle ticket po yan. Bawat isang recruit, may isang raffle ticket at pwede kayong manalo ng 10,000 pesos. Yan. May mga top seller award tayo na ginagawa buwan-buwan. Dati sa hotel. Ngayon, naka-COVID tayo eh. So, sayang, no? Tapos, ngayon, kinansila ko muna ito, no? Travel. For year 2020, kinansila natin ang travel at sana maayos na itong COVID na to for next year kasi paghandaan natin yung Southeast Asia travel natin at saka some local destination. Gusto kong subukan Baguio City, no? Baguio or Ilocos, no? Ilocos tour. No? Ganda doon, no? Sagada, mga ganun ba, no? So work hard tayo kasi enjoy hard din tayo, di ba? Tapos ano pa ba? Yan, tapos na. Okay. Pag kayo po ay nakapag-decide na mag-join dito sa negosyo natin at kayo po ay nakapag-decide na ikaw ay gagawin ang negosyo na to, humingi po kayo ng affiliation form mula doon sa ano natin, mula doon sa person na nag-invite sa iyo. Doon sa person na nag-invite sa iyo may link siya, i-send niya sa iyo 'yan tapos i-fill up niyo ang form, tapos submit niyo lang, online 'yan. Huwag kayong mamblema, papasok 'yan dito sa system natin. Tapos magpagawa po kayo ng ID. Baka next week ko maayos na natin 'tong ID kung nagbukas na ba or operational na ba 'yung ano natin, 'yung tagagawa ng ID. So pag okay na, ready nyo lang yung 1x1 ID picture nyo at saka yung payment na 150 pesos. Hindi po yan mapupunta ni DPPI. Yung 150 pesos na yan, mapupunta yan dun sa tagagawa ng IDs natin. Okay. May uniform din tayo. Pwede kayong mag-order. Kung installment, mag-down kayo at yung balance niyan pag ano na, pagkuha. Eh kung may pera naman kayo, eh pwede na lang din kayo bumili ng ano, bumayad ng full, okay? Tapos commission natin, no? Ano na tayo ngayon, contactless, no? Dapat hindi na tayo nagkikita-kita kasi gaya kahapon, no? May additional cases na naman dito sa Lapu-Lapu City. Sa tingin ko, ewan ko ba kung nakakabuti itong GCQ na to? Kasi everyday naman lang may nakikita ko sa news na may dagdag na positive dito, positive doon. Sa Cebu City, ganun din. Every day, may mga positive na dagdag. So, hindi ko alam kung nakakatulong ba itong GCQ. Ang magandang gawin na lang ay huwag kayong lumabas muna. No? Huwag muna kayong lumabas. Not unless it's very important and very necessary. No? So, it's better safe than sorry. No? It's better safe than sorry. So, wala muna tayong contact ngayon. Wala tayong punta sa office. Yung commission nyo, pinapadala namin sa True Money Payout System. So, punta lang kayo ng LBC or RD Pawn Shop or True Money Outlet para mag-claim.
Yan, paki-like naman yung page natin, no? DPPI.official. No, screenshot no, ito yan yung address natin, opisina natin, at yan yung contact numbers natin. Ito yung schedule, ito, gaya nito, ito yung accreditation seminar natin Saturday, yan 9:45. We start on time, ha? We start on time, hindi po tayo late. Bakit nga hindi tayo late? Kasi ang DPPI ay nag-o-observe yan ng Filipino time, no? So dito sa DPPI ang practice natin ay Filipino time. Diba, Jov, ang Filipino time, late po yan? Hindi. Ang Filipino time ay on time yan. No? Sabihin mo yan sa recruit mo na ang Filipino time ay on time. Kaya yung recruit mo, pag nakapasok yan, lagpas ng 9:45, ay nako, nag-umpisa na tayo. Dapat pumasok siya before 9:45 para ready at mapapakinggan niya hall. Tapos training, kahapon may training tayo, no? Friday, 9:45. Ang ganda ng training kahapon, no? Masaya-masaya kami kahapon sa training. So, sana ho may mga matutunan tayo. Ako, may hinahanda rin akong mga workshop dito. So, one of these days, announce natin yan. Okay? Tapos, eto, memorize na ninyo yung meeting ID natin sa Zoom kasi hindi naman magbabago talaga yan. So, yung meeting ID natin yan is 5752627764. At yung password natin ay DPPI. Hindi po yan magbabago kasi binayaran po natin yan. No? Etong Zoom natin, bayad to. No? Until 100 room capacity. So, hindi pa tayo nakaabot ng 100. Eh. 57. So, kulang-kulang pa tayo ng 43. 44. Okay? So, ito po. Dumating na tayo sa last na stage. Pag kayo po ay nakapag-decide sa negosyo na to, hindi po, kung hindi kayo komportable gumamit dun sa existing Facebook nyo, kasi medyo private person kayo, hindi po kasi po obra pag private eh. Kailangan talaga public yung Facebook mo. So gumawa ka na lang ng bagong Facebook. At importante po, nalagyan mo yan ng DPPI. Yan, DPPI. Lagyan mo yan kasi yan ang point of reference natin at ma-identify kayo na isa kayong real estate property agent. Kasi we are already putting the brands of our name of the our company. Okay. At isa po, isa pong advice. The moment na gumawa kayo ng Facebook para sa negosyo na to, tingnan mo yung example yan. No, DPPI Novelin Margaha Alcuber. Wala ba kayong na-observe? Ang na-observe, dapat ang na-observe nyo dyan is ano eh? Full name. Buong pangalan. Dito ho, pag kayo ay gumawa ng Facebook na para pang negosyo, bawal ho dito ang gumamit ng hindi totoong pangalan. Ay, Jof, nag-avoid kasi ako ng mga scammer eh. Walang problema yan. Madaling ma-identify ang scammer. Pag scammer yan, ang madali ang solusyon. I-block mo. Bakit, Jof, kailangan talagang totoong pangalan? Ganito lang ang simple logic. Kung ako ang kliyente, ang i-invest ko na property ay milyon-milyon. Bakit ko ipagkatiwala sa tao na kahit sa pangalan niya ay hindi niya kayang magpakatotoo? Again, ulitin ko. Ako ay mag-i-invest ng isang property na ang halaga ay milyon-milyon. Bakit ako makipag-transact sa isang tao na dito ko lang nakilala sa social media na hindi nga kayang magpakatotoo kahit mismo sa pangalan niya? Ipagkatiwala ko pa yung milyon-milyon na investment ko? Kiber, ba't ako tatransact sa'yo? Hindi ka nga nagsasabi sa akin ang totoong pangalan mo? Ganun po yun. Kaya kung magtanong ka kung bakit wala kang benta, kasi hindi ka gumamit ng totoong pangalan mo. Ito lang yung advice ko. Ang hindi gumagamit ng totoong pangalan ay yung tao lang na may criminal record. So kung wala kang criminal record at wala kang tinataguan, ay wala kang dapat ikatakot. Ganon yan ang message. So ito po yung may mga branches tayo. Butuan City, sa Bohol, sa Bacolod, at saka sa Toledo City. And we are hoping that we can have more and more partners, no? And branches all over the Philippines, no? Kay palago ng palago naman yung negosyo natin. So yan po ay may ibang partnership program po yan. Okay? Tapos na ako, no? Ito po sila ang mga success story natin sa negosyo natin. Ito si Vicky. At ito naman si Teacher Carol, no? Isang teacher sa Agusan.
Ito po silang dalawa ay kapwa na ngayon DPPI branch operator. Sila na po ay mga business partners natin. Kaya ito po ay hindi imposible na ikaw ay maging business partner po natin balang araw. Okay? So, I'm done. No, I'm done. Sige, question and answer tayo. Baba ko to ha, para medyo makita tayo. Yan, baba ko yan. Sige ho. Question. Meron po bang question dyan? Tingnan natin. Para makita natin lahat, no? Maganda kasi yung... Yan, kitang-kita natin lahat. Makikita ko kayo lahat. Sige ho, may question po ba tayo dyan? May question po ba tayo? Yan. May mga bagong pangalan na hindi ko kilala, no? So, facilitate nyo na lang, no? Facilitate nyo na lang. Alam mo, masaya-masaya ako, no? Over the past few days. May bagong agent tayo sa Bohol na nakabenta ng Vilmiro. Masaya ako kasi bagong agent to eh. Ang bagong agent kasi pag ito nakabenta, nakapag-breakthrough, napakagandang storya ng buhay niyan. So, masaya ako dyan na nakapagbenta. No? Kaya, yung mga bago dito, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong mawala ng hope. No? Kasi, the day that you are going to lose your hope, that's also the day na maging katapusan na ninyo rin. Okay? So, any more questions? No? May questions po ba? Tingnan natin dito sa chat box. Good morning po. Sandali. Good morning po. How do we start applying from Iloilo City? Okay. Now, si Stephen Brent Haruda. Okay. Sino bang nag-invite kay Stephen? Who invited Stephen? I applied po. Ay, ako yun. Sorry. Nag-apply ka, Stephen, sa page, sa Facebook page na Wanted Real Estate Agent? Okay. Oh, ganito yan, Stephen. Oh. If you have decided in yourself that you wanted to do the business, ang gagawin natin, magpo-process tayo ng affiliation form. So, magsisend po ako ng affiliation link, tapos i-fill up mo yan, ang mga data dun sa affiliation link. So, ganito ang gawin mo, Stephen, no? Para madali kong madali nating makita. I-contact mo or mag-chat ka pabalik dun kung saan ka na-invite, no? Kasi sabi mo, job finder, eh. Pero ano bang page yun? Kasi marami namang nagpo-post na kasi, eh. No? Maraming nagpo-post sa Facebook. So, balikan mo lang yung kung saan ka nag-apply or saan ka nag-comment. O baka si Richard, tingnan nyo, basta balikan mo lang, Stephen, no? Bumalik ka lang sa person na nag-invite sa'yo, bumalik ka sa person doon na kung saan mo talaga na encounter, no? Na encounter itong negosyo na to, tapos siya ang magbigay sa'yo ng link. Okay, pagkatapos ng fill up ng link, yun po ang affiliation form mo, tapos mag-advise lang kami for the ID. Then next, sir, do we have... Sasagutin ko muna ha. So how do we start applying from... yun po, start from applying. Then next po, ano ba to? Sabi ba? Oh, yun lang. with regards to the project, nakapag PKS na po tayo ng mga project sa Iloilo. So kung sino yung nag-invite sa'yo or saan ka na-hire, siya po ang magbigay sa'yo ng advice patungkol sa mga projects sa Iloilo. Okay? Dito si John Paul, no? Sir, do we have projects in Cavite and Marikina? Sa tingin ko, Brother John, ang daming project dyan, no? Cavite, Marikina, maraming camellia dyan, maraming lumina dyan, maraming bria dyan. At ganito lang po, no? Very simple na proseso natin. Pag may inquiry po kayo sa isang lugar, ang unang gawin nyo, pumasok kayo ni Google. Pumasok kayo kay Google, tapos i-search nyo. Real estate project in Cavite, real estate project in Marikina. Lalabas po dyan ang mga project. Tapos, trace back tayo. Kung ang developer dyan ay accredited na tayo, walang problema. Pag hindi pa tayo accredited, edi magpa-accredit tayo. Gaya ng ginawa natin sa Iloilo. Nagpa-accredit tayo eh. Sa Bacolod, nagpa-accredit tayo. Ibang ano yun eh.
So, yan din ang gagawin natin. Okay? Ano pa ba dito? Pag Vistaland, PhilInvest Project, malamang nationwide accreditation yan. Kung hindi tayo accredited, magpa-accredit tayo. So, ganito yan, no? Kahapon, may para aware lang kayo, ha? Kahapon, may kachat ako. Nagtanong siya na pwede bang magbenta nito, accredited na ba? Okay, ganito yan. Ilagay nyo sa mind, lahat ng makikita nyo na project, pwede tayong magbenta. Bakit pwede tayong magbenta? Kasi legal corporation tayo. Just in case, ito ha, take note of the word, just in case we are not accredited yet. Just in case, hindi pa tayo accredited. Wala hong problema. Magpa-accredit ho tayo. Ang gawin nyo lang, kumuha kayo ng information and detail para ma-send natin yung accreditation paper natin. Dapat ho, hindi magiging hindrance sa pagbibenta ang tanong na accredited ba or hindi. Kasi pwede naman talaga tayong magpa-accredit to follow. Kasi ang developer, na, tatanggap yan ng inquiry, tatanggap yan ng reservation kahit to follow ang accreditation. Tama po ba? Oh, ito sa mga matagal na sa real estate, kabisadong-kabisado na to. Pag hindi tayo accredited, magta-transact pa rin tayo. Magiging to follow lang muna yung mga accreditation papers natin. Di ba? So, to answer the question, Sir John, walang problema sa accreditation. Kung accredited, good. Pag hindi pa, magpa-accredit tayo. Pasok tayo dyan. No? So, ano pa yung question dito? Tapos, pag nakagather na invites ka, Sir Danny, no? Tapos, pag makagather or invite ka pa ng 10 tao, automatic po ba? Yun, alin ang automatic, Sir Dan? Tapos, sabi ni Sir Dan, tanong ni Sir Danny dito, tapos, pag makagather or invite ka pa ng 10 tao, automatic po ba yun? Ano yung automatic, Sir Dan, para ma-address natin yung question? Nandito pa ba si Sir Danny? Yan, hindi ko kasi makuha yung tanong eh. Ano yung magiging automatic? So, Ana Ginesa Nolasco, no? I'm from Talisay City, Cebu. Interested mag-apply. So, Ana, please, you contact the person who invited you. Siya yung magbigay sa iyo ng link. Okay? Para doon sa affiliation form. Si Sheila, Sir, na ako'y agent sa Leyte. Sir, unsaon daw pag-process ang ilang ID? Asa nila ipadala ang payment? Okay. Ganito yan. Magbigay ako ng advice by the moment mag-process na. And definitely, ang magpa-facilitate niyan pag may processing ng ID ay yung upline. So, ibig sabihin, Sheila, ikaw yan. No, ikaw yung mag-facilitate yan kasi ikaw yung nandito din. So, magbigay lang ako ng advice the moment okay na po ang contractor natin kasi hindi tayo nag-a-accept ng processing of ID and payment kung hindi pa okay ang contractor kasi baka mawala yung pera na yan. Hindi naman atin yan. No? Next, ito, Sir Danny. Tapos, pag makagather or invites ko po ng 10 tao, automatic po ba yun maging agents po? Tapos, ikaw yung magiging sales supervisor nila. Hindi po, Sir Danny. Ang requirement po para maging sales supervisor ay dalawa. Number one, may tao ka. Number two, may 10 million group sales ka. Dalawang requirement yon. So, without either of the one, eh wala pong mangyayari dyan. So, kailangan, in fact, ang importante doon, ang 10 million group sales. So, kailangan mo i-meet or i-satisfy yung requirement na 10 million. No? Yung pag-gather ng 10, ang importante po doon ay ang pag maka-attend sila ng seminar na gaya nito. Kasi pwede naman silang maging agent talaga anytime eh. Pero mas maganda po yun pag naka-attend sila ng orientation kasi alam nila kung ano yung pinasukan nila. Gusto natin na lahat ng tao na pumasok dito, alam nila kung ano yung pinasukan nila. Okay? Si Honey Lee, gusto kong mag-apply. Sige, Honey Lee, you contact yung lang person na nag-invite sa'yo, Honey Lee, ha? Siya yung mag-facilitate sa'yo.
Yan. Hanili Illustrisimo imuhang family name. Ayan, baka may nag-facilitate na. Asan po magpa-ID? I was invited by Ma'am Ces Lisondra. Oh. Ces Lisondra, nandito ka naman sa linya. I-facilitate mo si Jessamy Alvarez kasi ngayon hindi pa tayo tumatanggap ng mag-process ng ID kasi wala pang go signal yung contractor. Pag may go signal na, pumasok na yung tagagawa nila, then that's the time na magpo-process na tayo ng ID. Kasi matatambak lang sa opisina eh. Number 10. Nasa baba po, na-send ko na po bigla. May follow-up question na siya sa... Ano pa ba dito? 10 to, automatic po ba yung magiging agent sample tapos? Ah, okay, nasagot ko na yon. Hindi automatic na supervisor. Kailangan may group sales yan. Do you have to attend seminars? Yes. Or any qualification po? Ito. Seminar for accreditation ng agent? Yes, kailangan. Bakit to? Kasi dito po tayo magkakaintindihan kung ano yung pinasok mo. Qualification. Isa lang po ang qualification natin. Yung qualification natin ay matinding pangangailangan. So kung ang i-recruit mo, meron siya niyan, matinding pangangailangan, eh qualified siya. Hindi ko kailangan ang tao na walang matinding pangangailangan. Kasi ang taong walang matinding pangangailangan, tamad yan. At hindi ko kailangan ng tamad. Kasi ang tao na tamad at kontento sa buhay, hindi uobra dito sa negosyo. Kahit anong negosyo, hindi ho lalago yan pag ang tao ay walang matinding pangangailangan. Masipag ang tao, gumagawa ng paraan, hindi gumagawa ng dahilan, naghahanap ng paano itaguyod ang buhay pag may matinding pangangailangan yan. Pag hindi niya alam at hindi niya nararamdaman na may pangangailangan siya, walang mangyayari dyan. No? So, ang qualification natin, matinding pangangailangan. Yun yung pinaka-qualification. So, next. Kung sales agent na po ako, pwede na po bang magbenta through posting sa Facebook? Yes, you can start dalawa ho, no? You can start selling and you can start recruiting. Kasi dalawa yung negosyo natin, ha? Yung component ng business natin ay dalawa, selling and recruiting. Hindi po selling lang at hindi rin po recruiting lang. So ang component ng negosyo natin ay selling and recruiting. So dapat ho dalawa. Yan, nandito si Ces, tawagan daw niya si Jessamy. Yan. Okay. Para nasagot ko na lahat. Okay. Any more questions? Oh, sige, parang may gustong mag-question. Sige po. May question po ba? Yung manok may question. Yan. Okay. Sige ho. Okay. So kung wala na pong tanong, no? Sige, I think wala na siguro. Meron isa pa. Sir, after mo po makapag-register, ma-avail muna pa ba yung incentive benefits and etc.? Sir, lahat ng incentive at benefit natin ay performance-based yan. Lahat. No? Pag nakabenta ka ng property, may incentive ka. Ang incentive ho ay iba-iba bawat developer. May 5,000, may 10,000, 15,000, 20,000. Iba-iba ho yan. Okay. Ang ibang incentive natin, yung company rewards and benefits yon ay performance-based yan. So, ibig sabihin, magbenta ka muna. Hindi mo yan ma-avail pag wala kang benta. In short, no? Lahat ho, ano yan, performance-based yan. Kasi hindi naman kayo empleyado eh. You are not employed. Ang tao na naghanap ng benepisyo na wala pang ginawa, ang tawag dyan ay, ano, empleyado. At hindi ko po kayo empleyado. Business partner po tayo.
Ang hanap po natin dito ay negosyante. Hindi po tayo naghahanap ng trabaho. Naghahanap po tayo ng tao na magne-negosyo. Kung ikaw ay ganun ang pag-iisip mo, din patok ka dito. No? So, negosyo to. No? Let's make it clear. Negosyo to. So, in any form of business, it is always performance-based. No? Pag-negosyo. Binigyan lang natin ng mga perks ang mga i-achieve natin para kahit papaano pinaghahandaan natin yung mga long-term plans natin. Kaya nagkaroon tayo ng mga benefits. Okay? So, ano pa ba? Sir, after ko po makapag-register bilang agent, pwede na po ba akong kumuha ng unit? Yes. Kunwari lang, kung kukuha ako, may discount po ba? Walang discount, pero meron kang komisyon. Okay, ha? Ganito ha. Ang paninda ng real estate ho ay hindi po gaya ng isda na kung suki kayo, may discount. Hindi po yan. Published rates po lahat yan. Ibig sabihin ng published rate, standard yan. May presyo yan, level, kahit sinong bumili, ganun yun ang presyo. May i-enjoy ka lang bilang isang ahente, bilang isang business partner ng DPPI, ang i-enjoy mo yung incentive at saka komisyon na hindi mai-enjoy ng isang kliyente. Okay, ganun po yan. Ang discount, maliban na lang kung may mga promo ang mga developer mismo. Pero hindi po naging discount yan dahil ahente kayo. Okay? So, published rates yan. Published rates or standard rates. Maybe Lee Doria. Hello po. Ask ko lang po. After po ba ng application, may mga trainings pa kayo ang guidelines on how to sell real estate? And kayo po ba ang magbibigay ng mga places na ibibenta namin? Taga Pangasinan po kasi ako. Okay. Maybe Lee, no? Thank you for joining with us today. Now, number one, yes, may mga trainings po tayo. Okay. Yung mga trainings, naka-schedule yan, naka-announce yan, and that would be facilitated by the person who invited you, maybe Lee. Yung tao na nag-invite sa'yo, siya yung mag-notify sa'yo kung may mga trainings na mga schedules tayo. Number two, lahat ng mga projects na kaya na pwede nating ibebenta, may mga seminar po dyan na nakaschedule. From Monday to Saturday po, every 2 p.m. in the afternoon, may project seminars po dyan. Kahapon, gaya kahapon, ang nag-share sa atin ay project mula sa, saan ba yun? Laguna, no? Laguna yun sila eh. Mga project sa Laguna, tapos kasabay na rin yung project sa Butuan City. So may mga ganon. So every now and then, may mga projects na binabato natin sa seminar. So from Monday to Saturday, mag-attend kayo ng mga seminar na yan kasi project seminars yan. Maliban po dun sa project seminars, ang makapagbigay ng guide sa'yo as to the projects na pwede mong ibenta ay yung tao na nag-invite sa'yo. In short, yung upline mo. Yung upline mo ang magbigay sa iyo ng further information as to the projects that you are going to sell. So yung key role dito ay yung upline. Okay. Next po, pag kayo po ay agent na dito, all access doon sa mga trainings and mga seminars at sa mga perks po ay kasali na po kayo doon. Okay? So go back to the person lang talaga who invited you. Kasi siya ang pinaka the best person na makapag-facilitate dun sa negosyo na papasukin mo. Okay? So, ano pa ba? Ito si Mars. Sir Joff, may office na po ba kayo sa Cebu City? Wala pa po tayong office sa Cebu City. Ang office natin ay nasa Lapu-Lapu City. Okay? Kung may office man, wala pa rin po yung silbi sa ngayon. Kung may office man. Kasi dito nga sa Lapu-Lapu City, hindi tayo pwedeng maggawa ng seminar. Walang group meetings. Kaya pinagawa ko ni Mayor ng parang certification or parang ano ba, parang pledge na hindi mo na ako gagawa ng mga meetings and seminars. Ang pwede lang pumasok sa opisina natin ay yung ano natin. Yung staff lang natin isa. So siya lang mag-isa doon. Pero March, no? March eShop. Tanong ko lang. Para sa saan nga purpose nagtanong ang office?
Kasi dalawa lang ang activity na nasa office, ha. Ito yung friends. Dalawang activity lang ang ginagawa ng office natin. Number one, recruitment seminar. Ito. Itong ginagawa natin dati ito sa office. Pangalawa, yung project seminars. Ginagawa natin sa opisina natin yan dati. Okay, once a week ginagawa natin. Okay, ngayon, yung business presentation na gawa natin, ito Zoom. Yung project presentation na gawa rin natin dito sa Zoom. So ngayon, ang dalawang bagay na to, meaning, dito nagawa natin. So, gusto ko lang Mars, ano ba yung paggagamitan sa office para ma-clear lang natin? Kasi kung patungkol sa transaction sa developer, kung may bibili, ang transaction po niyan ay direkta doon sa office ng developer. So, siguro si ano na lang, cons, recruit as me, sir. Yung recruit. Sige. Facilitate yes, mo, sir. Cons. Facilitate mo, cons, kasi baka ang naisip ng recruit na gusto mag-attend siya ng seminar dun sa office. Walang seminar sa office. Ang seminar nandito. Virtual seminars na tayo. At friends, alam nyo, wala pang bakuna ang COVID. Kaya etong ginagawa natin, tatagal pa to. Tatagal pa to. At kung sakasakali man na wala na ang COVID, gusto ko pa rin ang online. Napaka-convenient. No? Napaka-convenient. Na, kayo ngayon, na, iba-ibang lugar tayo ngayon eh. Napaka-convenient to. For ID yan, sir. Walang problema. For ID, we can always process virtually. No, we can always process virtually. Kasi yung picture, pwede naman isend yan through email. Yung data, pwede isend ng email din. Okay. So, pwede magawa ng paraan yan. Okay. Lucena Magno. Taga Cagayan de Oro po ako, halimbawa. May client ako sa Cebu. Paano ko to ma-assist or kahit sa ibang lugar, paano ang pag-assist? Okay, magandang question po yan. Okay. Ang mga developer po, lahat ng mga developer ha, for that matter, lahat ng mga developer, may tinatawag tayo na broker's assistants or broker marketing assistant. Lahat ho yan. Lahat ho yan sila yung mga point persons po natin. Directly to the developer. Yung transaction natin dito ho ay hindi dadaan ng ibang tao maliban lang ho sa developer. Okay. For example, ako po, nandito sa Cebu, may kliyente po ako sa, for example, Laguna. Okay, yung nag-PKS kahapon. Ngayon, yung kliyente ko, gustong makipag-transact doon sa bahay, doon sa Laguna. So, ang gagawin ko, tatawagan ko yun si Acer. Acer yung pangalan eh. Acer. May client po ako, Acer, na gustong kumuha ng ganito, ganyan, ganyan na bahay. Now, ito po, Acer, ang pangalan niya ay ito at nakatira po siya at gusto po niyang tumingin ng bahay. Pwede niyo po ba akong ma-facilitate? Okay. So, sasabihin ni Acer, sige po, ma'am. Ganito ang gawin natin. Gawa tayo ng group chat. So, gawa kayo ng group chat, ikaw, si Acer, yung marketing ng kumpanya, at yung client mo. Para mag-usap kayo, tatlo. Always remember, you've got to talk in threes. Again, ha? Always remember, you've got to talk in threes. Para ho, nandun kayo sa usapan ng client mo at saka ng kumpanya, yung developer. Okay. Either you're going to do that via Messenger, via Viber, via WhatsApp, or three-way call ng cellphone. Pwede naman. So, pag nag-usap kayo, ikaw pa rin yung keep in touch ng client. So, ma-facilitate at pag nag-reserve yan, sa'yo ang benta na yan. Okay. Isang way yan. Pangalawang way, kung may kaibigan or kapwa-ahente tayo dun sa lugar na yon na gusto mong kunin para tumulong sa'yo, pwede yon. For example, nasa Cagayan de Oro ka, magbenta ka ng project na nasa Butuan. Ngayon, marami tayong agent sa Butuan. Kinontak mo si Milona. For example, nang nakontak ni Lucena si Milona at nakisuyo si Lucena ni Milona, ipa-facilitate ni Milona yan. Okay, may arrangement po tayo dyan. May arrangement po tayo. Na pag ikaw
ay pag ikaw ay nakisuyo ng tulong sa ibang sa iba or kapwa ahente natin, yung kapwa ahente mo na kinunan mo ng assistant, magkakaroon po kayo ng commission sharing. Okay, magkakaroon po kayo ng commission sharing. Bakit ho? Kasi siyempre, siya yung nakipag-meet, siya yung nakapag-usap, siya rin din yung nag-tripping. So, doon po papasok yung commission sharing. Okay? So, personal na i-agree natin yan. Okay, so, ako, ang kumpanya mismo ang mag-middle sa inyo niyan. So, kailangan alam namin, pag nangyari ang sale na yan, alam namin na ito ay in-assist nito. Kasi tayo yung mag-divide ng commission sharing. Hindi po sila, kasi mag-aawayan sila eh. Ang kumpanya na mismo, pag-release natin, naka-sharing na yan. Okay. Yun ang parangalawa. So, kaya nga, always sabi ko, go to the developer directly. Kasi lahat naman ng transaksyon natin ay sa developer talaga. Wala hong transaksyon sa opisina natin, ha? Bawal din tumanggap ang ahente ng pera. Pinoprohibit ko yan. No? Kasi ho, hindi naman sa, pwede niyong magalaw yan. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi kayo trustworthy. Pero ayaw ko kasing ilagay kayo sa situation na pwede kayong matempt. Mas mabuti na po yung nag-iingat kaysa balang araw sabihin natin na natempt kayo. Baka ho, nagpadala sa inyo ng pera, eh nagkataon, pinutulan kayo ng kuryente. O sa tingin nyo, anong mangyayari? May pinadalang pera eh. Pinutulan ka ng kuryente. So anong gagawin mo? May magbayad ng kuryente. Gamit ang pinadala na pera, ganun yan. Instinct yan eh. So, I don't want to put you in a situations like that. Kasi ang inalagaan talaga natin dito, my friends, yung pangalan ho natin. Yun ho ang pinaka-valuable. Kasi yun po ang nagbibigay ng trust level sa bawat kliyente natin. So, wag nating sirain yun. Kasi the day na masira yan, wala na hong negosyo natin. Bagsak na ho tayo. Okay? Next, tanong ni May. Sir, with regards to outright commissions, ano po yun, sir? Pagkakalam ko, walang outright commissions. Ang pagkakalam ko, outright incentives. Ang meron lang po, advanced commission. Ang advanced commission ay part siya ng commission in advance lang. Okay? So, ano ba yun, May? Sa tingin ko, outright incentive ang refer mo dyan. Tama po ba, May? Incentive po yan, May. With regards to the incentive po, para for the benefit of everybody. Okay. Ugali ko po, hindi ako nakikialam talaga ng incentive. Kasi ang paningin ko dyan sa incentive ay sagradong bagay yan na ang may karapatan lang ay ang tao na nakabenta. Which is ikaw yon. So, hindi ko pakikialaman yan kasi ayaw kong magbigay ng undue influence dyan. Ayaw ko na darating ang panahon na ito si Zero, sumasawsaw pa sa incentive kasi gustong may share. Ayaw ko ng ganyan. Kaya gusto ko, pagdating ng incentive, 100% sa inyo yan, 100% inyong transaction yan. Buong-buo yan. Buong puso ko yan. At ako mismo, my friends, ganito yan. Ugali ko talaga, iniiwas ko ang sarili ko sa situation na, you know, matpatungkol sa pera. Ako mismo ang umiiwas. Bakit ho? Kasi, sasabi ko pa nga, isang beses lang na magkamali tayo dyan sa pera, wala na ho yung pangalan natin. Kay May, yung perfect 10,000 incentive, sir, from Cibulan Masters na promo. May, ganito, siguro tanungin mo si Sheila, no, yung in charge ng Cibulan Master. Kasi sila yung may mechanics kung paano mo i-claim yung incentive na 10,000. No? So, sila yung may proseso. At may mga forms man na fill upan din,
eh kayo din ang mag-fill up, no? Mag-fill up kayo ng form diyan. Kahit kung kailangan ng mga, just in case lang ha, just in case na kailangan ng mga resibo doon sa mga incentives nyo, for example, lang manghingi sila ng resibo, ipaalam nyo lang kay Miss Juliet para ma-issuehan kayo ng resibo. Okay ha? Ipaalam nyo lang kay Miss Juliet para ma-issuehan kayo ng resibo. At of course, pag nag-issue po tayo ng resibo, ay subject po yun ng mga taxes po natin. Okay ha? So, ipaalam nyo lang. Walang problema po kasi may mga incentives din naman kasi na hinahanapan ng resibo ng developer. So, kung meron ng mga ganon, ipaalam nyo lang kay Miss Juliet Plania para yung finance officer natin, para yung resibo po, makapagbigay tayo ng resibo para ma-claim nyo yung incentives nyo. No, wala po tayong problema dyan. Pina-facilitate natin yan. Okay? Ano pa ba? Yan. Gusto kong magtanong kasi para mas malinaw, no? Mas maging malinaw. Wala na ba ako nakaligtaan? Wala na siguro, no? Sige ho. So, maraming salamat, no? Maraming salamat. At na masaya ako na iba't ibang lugar ang nandito ngayon sa araw na to. Sana ho, kung sino man ang nag-invite sa inyo, please paki-inform na ho sila. Kasi marami rin po silang tinitingnan at baka na-overlook nila. At ano nyo lang sila, i-chat nyo sila pabalik or i-text nyo sila pabalik kung nag-text man kayo or nag-usap kayo para ho ma-proseso yung affiliation form nyo. At sila din mismo po ang makapag-guide kung ano yung next step. Okay? So, advice ko lang po sa mga uplines, ilagay nyo muna sila doon sa group chat ng team ninyo. Huwag munang ilagay dire-diretso doon sa mga group chat ng mga developer kasi maguguluhan yan. No? Maguguluhan yan. Ang gulo-gulo na doon, isasalin nyo pa sila, lalong gugulo. No? So, one step at a time, proseso po yan. Ha? Proseso ang gagawin natin. Okay? So, maraming salamat po. Ingat po kayo. Weekend ngayon, pero mamayang hapon, may arangkada pa po tayo. No? Mamayang hapon, may arangkada tayo. May mga developer tayo na medyo mahaba-haba ang pila ngayong hapon na to. Siguro, umpisahan natin na maaga. 1:45. Dati 2 o'clock kasi. Umpisahan natin 15 minutes ahead. 1:45. Kasi ang dami ho. Ang daming mga developers na nakalinya, nakalina. Okay? Maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you and God bless you all. See you this afternoon.